Thank God it's Friday. Thank God it's Friday, mga kabadets, mga sunshine friends. How are you today? May kwento ako. Nagulat ako na ang daming nag-comment. Ang dami nating kasamang nag-live noong nakaraang si 2 nights ago. Good morning sa inyo. Good morning! Hi! Someone wants to be in my video. That's a good idea siguro, no? Next time. Pero hindi ko alam kung paano mag-i-include ng tao dito sa video natin. Pwede siguro balang araw alamin natin, ha? Hindi ko lang alam kasi social media ito. So, if someone wants to join me sa video, baka pagbindot natin, hindi natin alam. Okay sana kung, okay eh paano kung nasaan siya o orange, di ba? Pero maganda yon. Gusto ko yata yon na makasama kayo sa video. Okay, next time, try natin yan. Good morning sa inyo. Hi! Thank God it's Friday with Ate B. First of all, nais kong batiin ang aking asawa, belated happy birthday. Nais kong batiin ang aking nanay na si Mama Elaine ng happy Mother's Day. At kayo din, sana happy kayo. Wait, sige. Una sa lahat, congratulations sa inyong lahat, sa ating lahat, for a very, very high voter turnout. Congratulations sa atin, dahil kahit na nahirapan tayong bumoto, tayo ay nag-antay para tayo ay makaboto sa mga polling precincts. Tayo ay nagpuyat at kinareer ang paglalagay ng inyong mga balota sa mga machines. And that to me says a lot. I'm very happy with the high voter turnout. Sa naging resulta ng eleksyon, we have yet to find out kung happy tayo o hindi sa ating naging desisyon. I'm saying this, whoever ang mga nakaupo sa pwesto, is our decision. It is not one. Hindi kung makaano, kung anong kulay. It is our collective decision. Okay? Whether tama yan o mali, makikita pa lang natin sa mga susunod na araw. Pero ito yun. Loud and clear. Ang daming gustong makibahagi sa eleksyon in the voting process. And that to me is a good thing. Binoto ninyo ang inyong mga kandidato based on our set of values too. Naniniwala ako doon. We want change. We want unity. We want radical love. We want honesty. Okay, ano pa? Anong gusto ninyo? Anong wish list ninyo? Dun lang tayo sa positive. Ano yun? Madami, no? And that's a good thing. Nung nag-live tayo a few weeks ago, I warned you about packaging
At lahat yan, lahat tayo, lahat ng mga kandidato ay parang produkto. Magaganda ang packaging ng bawat isa. So ngayong nakahalal na sila sa pwesto, ang doon na natin malalaman kung yung wrapper na maganda ay siyang exact produkto. Right? Pero ang good thing, naging bahagi ang napakarami sa atin. Now, I challenge you and I challenge even myself, challenge sa sarili lahat to, bawat isa sa atin. Pwes, very good. Bumoto na tayo. Ang next assignment natin ay makialam sa proseso. Kasi yung packaging naman na nandun sa mga binili natin, yung mismong produkto, kasama din tayo eh. Kasama din tayo para makapag-perform, for them to do good or to stay good while they are in power. And the mere fact that you are involved, malaking bagay yun. Yes, I believe, shout out sa ating mga teachers, shout out sa lahat ng volunteers, shout out sa lahat ng botante, shout out sa inyong lahat. Ha? Okay. Alam mo ganito, ang pananaw ko kasi, bakit daw ako parang optimistic? Ang pananaw ko kasi palagi, may kapangyarihan tayo. Na-prove natin yun. Na-prove natin yun na may kapangyarihan tayo. Nakita ko, ako personally, nakita ko yung volunteerism. Hindi lang sa kung sinong kampo ang pinakamarami. Okay? Hindi lang kung anong kulay. Kahit saan, nakita ko yung pagvo-volunteer. Nandun na yun eh. Gustong makialam. And that to me is a good thing. Ngayon, ang tanong, ha? Dapat nating ibaba yung mga kulay. Hindi kayo makaano, maka-pink, maka-BBM, hindi na yun importante ngayon. Eto na, marching orders na tayo. Yung mga pinaniwalaan ninyo, ko, noong panahon ng kampanya, eh dapat kaya niyong dalhin ng tuloy-tuloy. Yun eh, bakit mo bibitiwan? Akala nyo ba, akala ba natin ang may responsibilidad lang sa pagpapatakbo ng bansa ay ang ating mga inihahalal? Hindi. Lahat tayo may responsibilidad. And it takes years to get out of this rut. I don't even know if it will happen during my lifetime or your lifetime. Pero tiyaga lang. Tiyaga lang. And it's our commitment. Commitment ng bawat isa sa atin to participate in the process. To keep them honest. And now you know that we have to reclaim social media for good and for the truth. Yun lang yung mahalaga dapat. Gumagalaw tayo sa mundo na totoo dahil maraming hindi totoo. Maraming hindi totoo. Yes, I agree. Hindi tayo ang nag-aaway-aaway. I absolutely agree with you. So if you find it hard to believe na hindi ako bitter, hindi talaga. Nakita ko yung mga post dun sa post dun sa FB natin. Feeling ko bitter. Bakit ang daming bitter? It's not about that. It's not about someone winning. Hindi tayo nagsabong dito.
naririnig natin yung gusto ng mas nakakarami at lumabas din ang volunteerism at ang pakikialam ng mas nakakarami. Nag-volunteer kayo o bakit? Yung mga nag-volunteer dyan, tapos na ba ang assignment natin? Hindi. Hindi pa. And siguro ang gusto kong gawing example sa inyo, yung isang taong na-interview namin yesterday lang sa Lingkod Kapamilya sa Teleradyo. And I always tell you na kayo ang inspirasyon ko. Si ate ay may anak na si, kung hindi ako nagkakamali, Francen yung pangalan. Ang nanawagan sa programa natin si Francen, 18 years old, para sa nanay niyang may breast cancer. I know, hindi siya 18 years old. Bata lang si Francen. Ilang taon nga ba si Francen? But anyway, si nanay na may breast cancer ay lumalaban pa din. Sabi niya, lalaban ako hanggang maging maayos ang mga anak ko. Ang galing, di ba? Lalaban ako hanggang maging maayos ang mga anak ko. Honestly, tinanong ko yung sarili ko, what could I have done better para magabayan ang mga kababayan natin? What could I have done better para nagkaroon ng dialogue ang bawat isang panig? What could I have done better? What could we do better para maging mabuti ang mundo natin, ang ating bansa? Hindi yan natapos sa eleksyon. I don't know if we made the right decision. Pero ang totoo din naman, lahat ng tao, kapag nakaupo na, ay nagbabago. Ang totoo, honest people can be corrupted. Pero, may kapangyarihan tayo to keep them honest in power. It's always about transparency and accountability. Doon natin makikita kung gaano katiba yung mga institutions natin. Doon tayo magmamanman sa mga magiging desisyon ng ating mga inihalal sa pwesto. It's always about transparency. Kasi, kung mahuhuli ka at kung makukulong ka, may takot ka na gumawa ng kalokohan. Pero kung wala lang, wala silang pakialam, kakatakot din. So I think ang mga kailangan nating bantayan ay kung sino ang mga maia-appoint sa Justice Department. Power yun eh. At kung anong gagawin rin nila sa media. Alam ko, marami ang nagalit sa media. Pero ako, naniniwala ako, may naging pagkukulang din kami. Baka dapat ba mas lumaban pa? Pero alam nyo ano, anong na-realize ko? Yung katotohanan, may kapangyarihan kayong lahat. May kapangyarihan kayong lahat, tayong lahat,
to expose the truth. Because ngayon, tayo na ang social media. And we can harness that power that we possess to keep them honest. Yun lang. Nakita natin, ginamit ang social media to be elected. Lahat ng may pera, ginamit ang social media to spread information. To the volunteers, let us spread light. Maraming mga volunteers dyan. Do not be disheartened. Nandito tayo to spread light, hope, and truth. Kaya natin yun. Nakita nyo na eh. Pero hindi to matatapos sa isang araw sa eleksyon. We have the power to keep them honest. Eh, ang tanong ko lang, magko-commit ba kayo? Magko-commit ba kayo? We have so much to do. We have so much to do. Pero magsisimula yan. Eto, magsisimula yan sa pagmamahal. At totoong malasakit sa isa't isa. Eto pa. Please believe in the good. Please believe in the good of every Filipino. Tamang magtanong, magduda, pero maniwala rin tayo na may kabutihan sa bawat isa sa atin. And sa mga matagal nang nagfo-follow ditong page natin, alam nyo na yan yung gusto kong ipaalala sa inyo. To do the good. To be the good. And to be the change. Dahil lahat tayo may magagawa. Ako naniniwala matindi ang disinformation. Pero may magagawa pa tayo dyan. At sigurado ako, hindi matutulog yung mga nagising na. At lahat tayo, with that, I mean lahat tayo ay nagising. Nakita nyo yung power na yon. Ilang million? 60 plus million ang registered voters. That's a lot of number. Ang dami nun. And we are not on anybody's camp. Remember that. Hindi tayo loyal sa kung sino ang binoto natin. Hindi. Tandaan nyo yan. Kahit anong kulay pa. Pero kasama tayo sa proseso para mapabago. But our loyalty is to our country. And with that, papaalala ko, hindi po pala kulay ang nagde-divide sa atin, ha? Remember this. It's not whether we are red or pink, green or blue. Hindi yun eh. Ang naghihiwalay sa ating mga Pilipino ay yung kabutihang asal sa hindi kabutihang asal. Mahirap naman talaga maging mabuti. Minsan nga ayaw natin paniwala ang mabuti yung taong nasa harap natin eh. Pero pinipili nating maging mabuti. Take note, makinig. Hindi ito rich against poor. Hindi ito GMA versus ABS-CBN. Ang hilig, baka nasobrahan tayong hilig sa sabong. No. Hindi ito sabong. Hindi ito boxing. Okay? Ha? Hindi ito entertainment. Hindi itong may nanalo, may natalo. Hello! Oo. Pag nag-away-away tayo, yari ang bansa natin. I'm telling you. So we have to work together. But we have to work for truth. At kailangan nating magbantay. Ha? Yes, I believe you.
I believe you when you say meron nag-message. Unit team, hindi matutulog. I believe you. I believe you na ang napakaraming Pilipino hindi matutulog. Tama yan. Ha? Naniniwala ako hindi kayo magbabantay. Wait, kasi congratulations sa unit team. At congratulations din sa bawat isa, sa mga pink rin, sa bawat isa. Can you, I hope you realize that. I hope you realize that the mere fact na kayo ay lumabas, ibig sabihin may pakialam kayo. Ngayon, magagalit ako sa mga taong pinaghihiwalay tayo. Diyan ako magagalit sa mga taong pinag-aaway tayo. Hindi tayo mag-aaway-aaway dahil tayo yung magkakakampi. Ide-delete ko yung mga nanglalait ng kapwa. I, whether ko anumang kulay yan, delete. Kapag nag-name calling kayo, delete ang inyong mga post. But if you're here to dialogue and to talk to each other para lahat tayo matututo, very good. Very good. Hello, yung kabutihang asal, hindi ko anong kulay ang sinuportahan ninyo. Okay? Pinapaalala ko sa inyong lahat na hindi sa kung sino ang sinuportahan natin, hindi yan ang Filipino. But we will work for truth and the goodness of the Filipino. Ha? Yun ang importante sa atin. Kabutihang asal. Okay? At yung label-label na bias na yan, that's name calling too. Dapat may basis, ha? Huwag tayong matuwa, hindi Pilipino, yung kapag bumagsak na ang kalaban, sinisipa nyo pa. Hindi tayo yan. Hindi tayo para magyabang. We're here to support each other. We're here to support the decision ng nakakarami. Okay? But we're also here to keep our leaders honest. We need to protect our institutions so that our leaders will remain honest. We need media to be there. We need to support media. Dahil ginagamit ang media or pinapatahimik ang media din para makagawa ng kalokohan. Pero totoo, may shortcomings din. Aminado tayo dyan. But we all have to work harder. At ang punto dyan, kapag merong nangyari, you learn from your mistakes. Hindi ba? How can we make it better? And that's the way that we can move forward. Okay? Sana magtiwala kayo sa amin, sa media. Ang makakaasa naman sa kayo, at least sa akin, makikinig ako at matututo tayo sa isa't isa. Okay? Ayan na naman, nalilito daw siya, straight to the point. Alam mo, Gide, ako nakakalito, lino kaya ng sinasabi ko. Kung napapaisip ka, good job. Isip lang. Hindi talaga kasi naman, kilala nyo naman ako, never naman talaga akong naging pro or against. Alam mo yun. Sa akin kasi, bawat isang tao na gusto ninyo, ay meron rin naman dahilan kung bakit nyo gusto yung taong yun. Pero ang tanong lang din, alin doon sa gusto natin about the people that we admire is true. So kung meron man akong hangarin at yung mulat lang tayo kapag tinanggap natin ang isang tao buong-buo. And then sige, let's decide accordingly. Eto yun eh, ganito. Eto yun, makinig. Sabi ko, di ang dami-dami nating mga binoto ngayon.
hindi natin alam kung ano ang totoo. Syempre, packaging talaga yan, my friends. Packaging talaga yan. Okay. Pagandahan ng packaging. Ang tanong ko ganito. O, di niligawan na kayo. Kunwari kayo ay niligawan, babae, o mag-aasawa kayo. Ito yung challenge. Isip-isip. Ganito ka ano ha, for you to appreciate the power that you have. Or even the consequence of our decisions. O di, di ba sinabi ko dati sa inyo, kapag tayo ay nililigawan ng boto, syempre best foot forward ang mga manliligaw sa atin ng ating mga kandidato. O nakapili na, kinasal na. O papaano yon? Tanong ko ngayon, papaano yon? Tanong for you. Paano kung nalaman ninyo na yung pinakasalan nyo pala ay may asawa, hindi naging truthful? Ha? Tanong, paano kung nalaman ninyo, niloko pala kayo at hindi pala totoo? Ano ang gagawin nyo? Sumugal kayo eh. Oh. Ano ang gagawin ninyo? Magandang tanong na magandang sagutin nyo rin. Papanindigan nyo ba yon? Nalaman nyo, ay may asawa palang iba. Niloko pala ako. Ano ang gagawin ninyo? Or, pwede din naman siguro on, niloko ka dahil gustong gusto kong ligawan. Pero nagbago. O dahil gusto niya, nagbago, inayos ang buhay niya. Pwede din naman yon. But I ask you, what would you do? Will it be hell in your household? Will you give this person a hard time for lying to you? Or will you give them a chance? Pag binigyan mo ng chance, ilang beses mong bibigyan ng chance? Eh kung bumabalik-balik pa dun sa dating asawa, pagtsatsagaan mo pa ba? Bumabalik pa dun sa dating gawi, pagtsatsagaan mo pa ba? Ang akin, nagdesisyon na tayo sa ating mga inihalal. And akin, we have that responsibility to bring out the best in them too. And while we're doing that, palagay ko din, we have that responsibility to help build our nation. Kailangan mas lumabas pa tayo at mag-reach out sa isa't isa. Not with judgment, but with sincere concern for each other. Yun. Again, kung ano man yung lumabas na fire in each one of us during election day, huwag natin hahayaang mawala. Totoo. Tuloy lang natin. I'm so proud of you for being involved. But as we na-involve na tayo eh. Ngayon, i-involve pa natin ang ating sarili by being enlightened, by seeking the truth, and by participating in the process. Excited ako for us. Yep. O basta, malinaw na hindi natatapos sa eleksyon ng ating pakikialam sa ating bayan. Okay? That's it. Natawa ako. May binatikos daw ako. Wala akong binatikos. Nye! Ay, nako. Ano ba? Alam mo ganito. Let us also check our own hearts. Let us also check our own hearts kung bakit galit na galit yung ibang tao. O bakit natin pinipilit na bitter yung ibang tao. Let us check our own hearts.
when something is good in front of you, why do you doubt? Why in front of you? Diba? Why do you doubt? Natutuwa nga ako maraming lumabas at nagalit eh. Kung ano mang dahilan. At it dito, listen well. Hindi it iniisip nyo kasi kapag galit ay opposition. It's not that. Galit din yung mga bumoto sa pula. May galit din at may gigil lahat sa bawat isa sa atin. Let that be clear. Klaro, di ba? Klarong-klaro. Lumabas na bawat isa sa atin kung anumang sino man ang sinuportahan ay may fire. Nandun yung fire in you for change and for unity. Let us check our own hearts. Let us check our own hearts kung bakit palagi kayong galit at nakikipag-away sa isa't isa. Kung sino man yun. Can you please forget for a moment kung sino man yung sinuportahan at tandaan ninyo, Pilipino kayo. Pilipino tayo. Ha? Bakit kayo nasa stock sa loyalty? Why? When we should be working together. Ha? Ha? Ala? Galit pa rin kayo. Ayaw nyo maniwalang. Oo. Pero alam mo, ganito yung na-realize ko. Yung pakikinig kailangan magsisimula talaga sa bawat isa sa atin. So I hear you. If you don't believe me, it's okay. It's okay. Ang akin rin, and I believe everybody should be given a chance. Everybody should be given a chance. Dynasty man yan o ano. Pero ang punto ko lang, kasama tayo sa proseso, hindi pwedeng hindi. Ha? Accountability natin. O, tignan mo, ayaw nyo maniwala, no? Good yan, good yan. Good yan. Ba't ayaw nyo maniwalang, oo nga eh, ba't ayaw nyo maniwala natanggap yung resulta, hindi ko maintindihan. Tapos, ito nakikita ko, meron pa rin versus. Anyway, sige. If you decide on that, that's fine. Pero, that's not how we will move forward. We have to move forward together. Ingat kayo ha. Pinagdadasal ko kayo. Pagdasal nyo din ako. I'm so daming galit. That's all right. I understand you. Oo. Basta ang akin lang, wag lang kayong mag-name calling. It breaks my heart when I witness Filipinos fighting each other na lumalaban na parang in a way na gusto nyong makapanakit ng ibang tao. And I'm saying, kung sino man yung lahat ng mga parties dito, nagkasakitan eh. Wala namang iisang mabuti o masama. Hindi ko alam. Anyway, but I understand you and I will always seek to understand. Ingat kayo. Ingat kayo. Peace be with you and please pray for me too. Take care everybody.
alam mo ang na-realize ko, minsan, totoo to eh, natutunan ko sa asawa ko, minsan, kapag napagsasabihan na maging mabuting tao, sinasabihan ako palagi ng asawa ko, be good, parang mas nagre-resist at naiintindihan ko yon. Pero ang kagandahan lang, if you know that that person in front of you is coming from a good place, alam mong hindi ka ipapahamak, then alam mong makikinig ka kahit minsan masakit at minsan tinatamaan ka sa sinasabi. And I would like to think that I am coming from a good place. Whether you believe it or not, it's really up to you. You take care, everybody. You take care. Ingat kayo, ha? Ingat kayo. Take care, everybody. Kahit anong sabihin ninyo, kahit mainis pa kayo, mahal ko kayo, and nothing will change that. Because I love you, and I love my country, and I love our God. You take care. Sorry, ha? Hindi talaga ako maiinis sa inyo kahit anong sabihin ninyo, eh. Alam mo yun? Hindi, eh. Ingat kayo. Salamat. Ingat. But anyway, ha! Assignment natin to be involved in the process to keep our leaders honest. Assignment natin yan. Hindi lang yun. Assignment din natin na magmahal ng ating kapwa. Ingat kayo. Bye! God bless you. Take care, everybody. Take care. Love you. Love you all. Salamat. Salamat. Ingat.